siguro yung mga bossing, flex lang natin tong hatcher na pinagawa ni Boss Gerard ng Bulacan. So, kasi may hatcher sila, mababa yung hatching rate. Inayos na natin yon. Kaso, yung pagkakagawa kasi ng box, hindi maayos, no? Masyado maigsi. So, eto, suggest ko sa kanya, gawa na lang ng bago. Bali, yung tray nun, nung sa kanya, yung chicken screen. So, bali, kinakalawang din. No? Pinalitan natin, ginawa nating kahoy. Bali, yung kasamahan na hatcher nito, nandun na sa kanya. Kinuha ko lang yung sukat. So, bali, yan siya. Medyo hinabaan natin. Bali, wala na siyang gagalawin dito sa digital, no? Yung hatcher niya is walang fuse. Nilagyan natin ngayon ng fuse. Tapos, meron na rin main switch, no? At yun, walang viewing light. Nilagyan na rin natin ng viewing light. Tapos, heat indicator. Tapos, STC 1000 nilagyan natin. So, power on. Bali, ito nakakalibrate na to, 36.9, mabubuhay siya. Tapos 37.5, mamamatay. Bali, ang pinaka humidity nito, naglalaro sa 68% to 70% humidity. So tama sa mga 18 days na eggs natin, no? Pagkatapos sa hatcher, 18 days lipat dito, dito na sila magpipisa. Pakita natin load. So, ito yung pinaka load. So, nilagyan natin ng ano, na blower na malakas para yung pinaka init niya hanggang ilalim. Tapos 50 watts dalawa, bali 100 watts to. Bali yung hatcher ni Boss, bulb din, bulb type. Ginawa natin bulb type na rin. Dito na natin siya binuo. Kinuha lang natin yung sukat nitong hatcher, no? Tapos nagdagdag tayo ng isa. Bali, 6 na layer to. Maganda yung pinaka humidity nito saka temperature. Sigurado makakapisa na siya ng maayos dito. Bali, yan, hatak yan. Tapos, paano siya gamitin? Bali, yung tubig nandito sa taas. After 18 days, pagka nalipat na dito, kailangan nito, nakabukas na siya, siguro mga 1 hour na, na nakabukas bago ilipat yung mga eggs dito. Para yung init saka yung humidity kumpleto na. Tapos yung lagay ng tubig nandun na rin sa kanila. Kaya meron nang may sasalpak dito na tubig. Bali, isang puno lang yun. May ano na dito, may tupperware dito sa taas. Pupunuin lang yun ng tubig. Tapos pagsalpak ng itlog dito, may tubig na yun dyan, antimano, at gumagana na ng 1 hour bago ilagay dito yung mga itlog. Bali, hindi na nila kailangan mag-refill pa. Isang refill lang, isang puno lang yun hanggang sa mag-hatch na yung mga eggs dito. Bali, yung 5 nito, nandun na sa kanila, nasa Bulacan na. Tapos nagdagdag lang ako ng isa para maging 200 capacity. 200 hatcher. Bali, ang paglagay ng hatcher niyan, wag na lang isagad. Kailangan meron dito, may pagitan pa dito sa likod para yung pinaka hangin at init mag-circulate sa loob. Hindi pwedeng isagad na ganun. Kailangan nakaganyan lang siya. Yan. Tapos ito, importante yung pinaka sahig. Lagyan na lang ng sapin.
Pagka pinaandar mo na to ng 1 hour, dapat to may sapin na to, no? Sapinan nyo na yan para yung dumi hindi kakapit dito sa ilalim, para malinis pa rin yung incubator. Importante kasi sa incubator, kada hatch, linisan, no? So, ayun na siya. Bali, pagdala ko na ito doon, flex din natin yung isa niyang hatcher, no? Na pinalitan natin. Yung mga gusto magpagawa ng ganito, rektang mensahe na lang sa messenger natin, no? Para mapag-usapan natin. Bali, ito, fully calibrated na, no? Pati yung humidity niya. Kung ano lang naman yung sinabi ko na tamang proseso, yun lang yung gagawin para maganda yung hatching rate natin. So, yun lang mga bossing, no? Yung mga gusto magpagawa ng ganitong klaseng hatcher, ano nyo na lang ako, message nyo na lang ako. Tapos flex na din natin tong personal na ano natin, na incubator natin. So ito naman yung personal nating incubator, no? Madalian lang natin ginawa. Ayan. Ano lang to mga bossing, setter lang to. Ngayon yung pinakaloob nya, no? Hindi to fully automatic, so nire-repilan ko lang yan. Kada magaganyan, kagaya niyan, pag nagganyan na, pwede nyo repilan, no? Bali, 18 days lang naman dito sa setter, no? After 18 days, lipat dun sa may hatcher. Doon na sila magpipisa. Tapos, so wala akong ano eh, wala akong hatcher. Ang ginawa natin dyan, 4-in-1 na lang din yan. Dyan na rin yung hatcher niyan. So, papakita ko na lang sa inyo sa susunod na video kung paano ko malalagyan ng hatcher yan dyan sa loob. Tapos adjust ko na lang yung temperature. So yun lang mga bossing, no? Yung mga wala pang incubator, magpagawa na kayo. Bibigyan ko kayo ng magandang warranty, 10 months warranty sa mga magpapagawa, hanggang 1 year warranty. Sige, bibigyan na natin yan. Ito yung pinaka-hatcher ni Boss Gerard ng Bulacan. So hanggang dito na lang mga bossing. Maraming salamat. Have a good day.